Ngayong araw ay aking ihatid sa inyo ang samut-saring mga istorya ng mga himala at kamangha-manghang mga istorya na ipinamalas ni Padre Pio. Mga istorya ng bilokasyon, tulong ng anghel na tagatalod at mga payo ng prelate na binago ang mga buhay ng mga taong lumapit sa kanya. Kasama rito ang naging reaksyon ng mga magulang ni Padre Pio nang ipinaalam sa kanila na ang anak nila ay nabiyayaan ng sugat ni Kristo. Yan ang inyong abangan sa pagtatanghal ngayong araw. Ang huling bilokasyon ni Padre Pio ay naganap noong hapon bago ang araw ng kanyang kamatayan. Pumunta si Padre Pio upang batiin sa Genova, Italia, ang kapatid na monghe na si Umile na nasugatan. Bandang alas 4:30 noong 22 ng Setyembre noong 1968, pumunta si Sister Ludovica kay Padre Umile upang dalhan siya ng isang tasa ng tsaa. Naramdaman ng mga reliyoso ang isang malakas na pabango ng mga bulaklak na bumabaha sa buong kapaligiran. Dahil hindi niya alam ang pinagmula ng pabango ay tumingin siya sa monghe para sa paliwanag. Si Padre Umile na natural at ng buong kusa ay nagsabi, "Si Padre Pio ay dumating upang batiin ako at ibigay niya sa akin ang kanyang huling paalam." Nang sumunod na araw ay kumalat sa buong mundo ang balita ng pagkamatay ni Padre Pio. Si Ginang Cleonice na isang espiritual na anak ni Padre Pio ay nagpahayag ng sumusunod. Noong 2 digmaang pangdaigdig, ang aking pamangkin ay naging isang bilanggo. Hindi kami nakatanggap ng balita sa loob ng 1 taon at lahat ay naniniwala na siya ay patay na. Ang kanyang mga magulang ay labis na nag-alala sa kanyang buhay. Isang araw ay pumunta ang kanyang ina kay Padre Pio at lumuhod sa harapan niya at sa loob ng kupisalan at sinabi niya, "Pakiusap po, sabihin ninyo sa akin kung buhay pa ang aking anak. Hindi ako aalis hangga't hindi ninyo sasabihin sa akin." Si Padre Pio ay nakiramay sa kanya at may ilang luha sa kanyang mukha nang sabihin ang sumusunod, "Tumayo ka at humayo ng payapa." Makalipas ang ilang araw, hindi ko napigilan ang sakit na dinaranas ng mga magulang. Kaya nagpasya akong humingi ng himala kay Padre Pio. Matapat kong sinabi, "Padre, susulat ako ng liham sa aking pamangkin na si Giovannino. Isusulat ko lang ang pangalan niya sa sobre dahil hindi namin alam kung nasaan siya. Ikaw at ang anghel na tagatanod mo ang magdadala ng sulat sa kanya kung nasaan man siya." Hindi sumagot si Padre Pio. Kaya sinulat ko ang liham. Kinagabihan ay inilagay ko ito sa mesa sa tabi ng aking kama bago humiga. Kinaumagahan sa aking malaking pagtataka, pagkamangha at takot, nalaman ko na lang na wala na doon ang sulat. Nagpasalamat ako kay Padre Pio at sinabi niya sa akin, "Sa mahal na binhiran mo, ipaabot ang iyong pasasalamat." Makalipas ang halos 15 araw, ay nagpadala sa amin ng tugo ng aming pamangkin sa sulat. At lahat ng tao sa aming pamilya ay nagsaya at nagpasalamat sa Diyos at kay Padre Pio. At yan ang ulat ni Ginang Cleonice. Samantala, isang Italianong abogado ang nagmamaneho pauwi mula sa Bologna sa kanyang Fiat 1100. At kasama niya rito ang kanyang asawa at kanilang 2 anak. Sa isang punto, gusto niyang mapalitan sa pagmamaneho ng sasakyan dahil sobra na siyang pagod. Hiniling niya ito sa kanyang anak na si Guido na magmaneho sa halip na siya, ngunit hindi siya sumagot dahil ang kanyang anak ay natutulog. Makalipas ang ilang kilometro sa tabi ng tarangkahan ng bayan ng San Lazaro, nakatulog din ang abogado. Nang magising siya ay napagtanto niyang hindi na siya nalalayo sa kabilang buhay.
Nangangahulugan iyon na habang natutulog siya ay tumatakbo siya sa rilis ng tren ng ilang kilometro. Takot na takot siya kaya napaiyak siya. Sino ang gumagabay sa sasakyan? At ano ang nangyari? Ngunit walang makasagot sa kanya. Nagising ang kanyang anak na nasa kanyang kanang bahagi at sinabing mahimbing ang kanyang pagtulog. Ang kanyang asawa at ang mas maliit na anak ay hindi makapaniwala na mangha. Iba raw ang pagmamaneho niya kaysa sa karaniwan. Sabi nila, sa isang pagkakataon ang sasakyan ay halos bumangga sa isa pang kotse, ngunit sa huling sandali ay nakaiwas ito sa isang mabuti at mahusay na maniobra. Iba rin ang paraan ng pagtahak nito sa mga kurbada. Ngunit higit sa lahat, ang sabi ng kanyang asawa, matagal ka nang hindi kumikibo at hindi mo sinasagot ang aming mga tanong. Sabi ng abogado, hindi ako nakakasagot sa inyo dahil tulog ako. 15 kilometro na ang akong natutulog. Wala akong naramdaman dahil nakatulog ako. Pero sino ang nagmaneho ng sasakyan natin? Sino ang nakapigil ng sakuna? Pagkaraan ng ilang buwan, nabunyag ang misteryo. Pumunta ang abogado sa San Giovanni Rotondo. Nang makita niya si Padre Pio, sinabi nito sa kanya, natutulog ka at pinaandar ng iyong anghel na tagatanod ang iyong sasakyan. Sa makatuwid, ang kanyang anghel ng tagatanod ang nagmaneho para sa kanya. Sa isa namang pagkakataon, nakipag-usap si Padre Pio sa isa sa kanyang espiritual na anak na si Professor Enrico Medi tungkol sa malubhang kasalanan ng pagsasabi ng kasinungalingan. Kamakailan ay nahalal si Medi sa parlamento at isang maunlad at matagumpay na karera sa politika ang naghihintay para sa kanya. Gayunpaman, sa mundo ng politika, nadama ni Medi na imposibleng palaging magsabi ng totoo. No? Lagi nating narinig pangako na napapako, di ba? Paminsan-minsan, kailangang magsinungaling ang isa. Siya ay nagpahayag ng kanyang opinion, ngunit si Padre Pio ay walang nakitang kuwang para sa kompromiso at lubos na hindi sumang-ayon kay Enrico. Kung gayon, kung mali ang magsabi ng kahit maliit na kasinungalingan, kailangan kong magbitiw sa aking posisyon bilang isang miyembro ng parlamento, sabi ni Professor Medi. Tuwang-tuwa si Padre Pio sa kanyang desisyon. At talaga namang pambihira ang desisyon na iyon, lalo na sa mga politiko natin ngayong araw. No? Marami sa mga taong bumisita sa San Giovanni Rotondo ay nagbabahagi ng kanilang mga kwento tungkol kay Padre Pio, kay Gracio, ang ama ng banal na praile. Isang lalaki mula sa Petrelcina ang nagsabi kay Gracio ng kanyang karanasan sa pagkukumpisal ni Padre Pio. Ang lalaki ay umalis sa Italia ng ilang panahon at lumipat sa Amerika. Habang naroon, nakagawa siya ng isang kakilakilabot na krimen. Bumalik siya sa Italia nang walang nakakaalam na siya ang may kakagawa ng krimen na iyon. Habang ginagawa ang kanyang kumpisal kay Padre Pio, itinago niya ang kanyang madilim na sikreto. Nang tanungin siya ni Padre Pio kung mayroon pa siyang ibang kasalanan na dapat ipagtapat, ang sagot niya ay hindi. Sinabihan siya ni Padre Pio na lumingon at tumingin sa likuran niya. Ginawa ito ng lalaki at nakita niya ang buong eksena ng krimen sa maliit na larawan na muling lumantad sa kanyang mga mata. Napuno siya ng takot. Ang mas ikinasindak niya ay ang makitang nakatayo ang Diablo sa likuran niya mismo. Handang sakupin siya. Nawalan ng malay ang lalaki. Nang siya ay muling nagkamalay, muli niyang ipinagtapat ang kanyang mga kasalanan kay Padre Pio sa pagkakataong ito. At walang ipinagkait at tinago sa kanya. Natanggap ni Padre Pio ang stigmata noong 1918 sa monasteryo na simbahan ng Our Lady of Grace. Nang makarating kay Gracio ang balita na natanggap ng kanyang anak ang stigmata, labis siyang naantig. Isang hapon nang dumating si Gracio mula sa gawaing bukid sa kanyang maliit na lupain,
nakita niya na ang mga mata ng kanyang asawang si Josepha, o kilala rin na Mama Pepa, ay namumula sa luha. Sinabi niya kay Gracio na ipinatawag siya noong araw na iyon ng pura paroko ng Pietrelcina. Ipinakita ng pari kay Josepha ang isang sulat na natanggap niya mula sa monasteryo ni Padre Pio sa San Giovanni Rotondo. Ang sulat ay upang ipaalam sa kanya natanggap ni Padre Pio ang mga sugat ni Kristo sa kanyang mga kamay, paa at tagiliran. Si Padre Pio ang unang pari sa kasaysayan ng simbahan na nakatanggap ng stigmata. Nang marinig ni Gracio ang balita tungkol sa kanyang anak, siya rin ay umiyak kasama ni Mama Pepa. Kasunod ng kaugalian ng paghalik sa kamay ng isang pari, madalas na sinubukang halikan ni Gracio ang kamay ng kanyang anak, ngunit hindi ito pinayagan ni Padre Pio. "Ako ang dapat humalik sa inyong kamay, Ama," sasabihin ni Padre Pio kay Gracio. Isang araw ay nagtagumpay si Gracio sa paghalik sa kamay ni Padre Pio. At sabi niya, "Huwag kang mag-alala, hindi ko hinahalikan ang iyong kamay, anak. Ang hinahalikan ko ay ang mga sugat ni Yesu Kristo." Napakalaki ng kanyang paggalang sa kanyang anak, kaya hindi niya kinakausap si Padre Pio sa gamit ng salitang tu, ang pamilyar na ginagamit ng mga miyembro ng pamilya kapag nakikipag-usap sa isa't isa. Ginagamit niya noon ay ang mas formal na boy. Kumbaga sa Espanyol, di ba, may tu rin sa Espanyol at merong vuestro. At yun ang ganun din sa Italia kapag kinagalang mo ang iyong kausap. At para sa atin din, ibig sabihin nito ay yung paggapit ng po. No? Ibig sabihin namumupo si Gracio sa kanyang anak na si Padre Pio kapag kinakausap niya. Nang pumanaw si Gracio, labis na nalungkot si Padre Pio, kaya hindi niya may pagpatuloy ang kanyang normal na mga tungkulin bilang pari sa loob ng maraming araw. At yan po ang ating mga istorya ngayong araw na nais kong ibahagi sa inyo, na naway sana'y naibigan ninyo, tulad ng bilokasyon at ang pagtulong ng anghel na tagatanod ni Padre Pio at ng mga espiritual na anak niya. Na ito ay lagi ko namang ikinukwento sa inyo na dapat tayong laging manalangin sa ating anghel na tagatanod sapagkat palagi silang nandiyan sa tabi natin. Ang kailangan lang natin gawin ay magdasal sa kanila. Kung hindi tayo hihingi ng tulong sa kanila, hindi sila gagalaw, di ba? Kailangan lagi tayong nananalangin sa kanila para lalo nilang maipadama sa atin ang kanilang pagproteksyon, ang kanilang proteksyon sa atin. At namalas din po ninyo ang relasyon ni Padre Pio at ang kanyang ama, kung saan lubos na iginagalang ng ama ang kanyang anak na hanggang sa humantong na namumupo pa siya sa kanyang anak na banal. At dito ko na po wawakasan ang ating pagtatanghal ngayong araw. At gaya ng dati, lagi ko kayong inaanyayang mag-like, mag-komento at i-share din po ninyo ang video ito kung ito'y inyong naibigan. At para sa mga bagong tagapanood, mag-subscribe na po kayo ngayon din. Pindutin lang ang subscribe button sa baba at ang kampanilya sa kanan nito upang maabisuhan namin kayo sa aming mga ilalabas pang mga episodyo sa hinaharap. At umaapila rin po ako sa inyong pagsuporta at lumahok po kayo sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng mga taga-Buloy at nagdudonasyon sa amin na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. At sa inyong paglahok, mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa na naaayon po sa halaga ng inyong buwan ng donasyon. At sa inyong paglahok, padadalan po namin kayo ng regalo ng Binaspasang Larawan o medalya ni Padre Pio. Para sa mga detalye, mangyaring bisitahin ang aming website sa www.angtinignipadrepio.org www.angtinignipadrepio.org. At doon po ninyo makikita kung paano po ang pagbibigay ng donasyon. Ito po sa pamamagitan ng GCash, maaari pong through bank transfer sa aming BDO account
o kaya sa aming personal na GCash account na nasa ilalim ng aking pangalan. At bilang panghuli, nais ko kayong anyayahan sa aming gagawin na grocery rally sa Makati sa darating na linggo, 23 ng Hunyo, na gaganapin sa Washington CC Park doon sa Legazpi Village, malapit sa Legazpi Village Sunday Market. Ang ating mga intention po dito, unang-una ay parangalan ang sagradong puso ni Jesus sapagkat ang buwan ng Hunyo ay inilaan para sa Kanya. Ang pangalawa ay ang ipagdasal natin na magwagi o ipasa ang divorce bill o SOGI bill sa Senado. At ang pangatlo ay maitaboy natin ang pangbubuli o pang-aapi ng komunistang China sa ating mga kababayan sa West Philippine Sea. At marami pa pong ibang intensyon na kasama. Siyempre, kailangan nating ipagdasal ang mga kaluluwa sa purgatorio. Kaya inaalanyahan po kayo na naway sana'y makarating po kayo upang suportahan ang aping Rosary Rally. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa programang ito na ang tinig ni Padre Pio. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoon Diyos.